Guys, for today's video ay gagawa o magluluto ako ng biko. Ayan. So, yan ang gagamitin ko. Yan, malagkit. Tapos, meron tayong gata. Meron tayong dark maskubado. Yan, so ang bowl ay ilalagay natin yung ating rice. Yan siya. And then, huhugasan natin yan. Ayan siya. Uubusin natin yung ating malagkit na bigas. Ayan. Kasi hindi man ito siya marami. Ano lang siya, siguro more or less. Less lang siya 1 kilo or half kilo. Ganun. So, tinansya ko lang. Meron rin tayong ano, ayan. So, hugasan ko muna yung ating glutinous rice o malagkit bago natin siya isasaing. So, itong gagawin ko ngayon ay version po to. Hindi ko alam kung paano gumawa ng biko, pero version ko to, on version ko siya na gagawin na biko. Yan. So, hindi ko kasi alam kung paano gumawa ng biko. Hindi rin ako nag-search dyan sa mga kung ano, paano gawin siya. Yan. My own version. Basta alam ko yung ingredients na aking gagawin yan. So, hugasan natin na maigi ang ating bigas. Ayan siya. Tapos natin hugasan. Yan. Lalagyan lang natin ng tubig. Tapos pag kumulo siya, tanggalin natin ang tubig. Yan ang gagawin ko. Hindi ko kasi paano alam ang ano. Tapos yan. Ilagyan ay buksan natin ang apoy. Tapos yan. And then, hayaan natin siya kumulo. Yan, isasaing muna natin una siya sa tubig. Hindi ko alam kung paano gumawa ng biko, pero ayan, gagawin ko to siya. Tapos yan na naman ang ating dark maskubado. Yan, so yan ang gagamitin ko. Half kilo yan siya, pero hindi ko siya uubusin kasi hindi naman madami yung ating malagkit na bigas. Yan. So, pero yung ating sugar na maskubado, yan ang maskubado natin. Dark maskubado ay ano yan siya, half kilo. Binili ko sa supermarket. Yan na ang ating maskubado. Yan, so ang gagawin ko niyan, dudurugin ko siya ng, madudurog din naman yan siya mamaya pagkagagawin, pero gusto ko siya pudpurin, durugin. Ng kutsara. Kahit hindi siya masyado madurog ng husto. Mas maganda kasi yung gagamitin natin na sugar, hindi siya white. Kasi nagtry na rin ako gumawa ng biko, pero ang ginamit ko ay puting asukal. Wala kasi bibihira dito kasi ano. Kaya sinadya ko talaga to binili sa supermarket kasi gagamitin ko siya sa paggawa ng biko. Ayan. So, bali half kilo yan. Hindi ko yan siya uubusin kasi itansya ko lang din dyan sa ating malagkit na bigas. Ayan siya. Ayan. Pero, tinry natin ang best natin para magawa ko to siya. Kasi, parang mabilis lang naman siya gagawin. Ayan. So, yan ang ating gata. Can, ano siya, coconut milk. Yan ang gagamitin ko dito sa aking gagawing biko. Yan. So, yan. Ang ating gata. Titingnan ko kung mamaya kung maupos ko tong dalawang latang gata. Pero, kasi hindi naman kadamihan yan. Yan. So, kumulo-kulo na siya. Tinanggalan ko siya ng water. And then, after, sasabawan ko siya ng gata. Yan. Gata ang isasabaw ko sa kanya. Hanggang sa maluto siya. Yan, kumulo siya. Hindi naman siya totally na kumulo-kulo talaga. As in, pagkulo mismo na bigas pa, ay tinanggalan ko na siya ng water. Tapos, yan, sinabawan ko siya ng gata. Bali, ang magluluto sa kanya, instead of water, yan, gata ang ating ginamit. Kasi tinanggalan ko siya ng water mismo pagkulo. Ng bagong kulo lang, tinanggal ko ng water. Tapos, pinalitan ko siya ng gata. So, antayin natin yan siya hanggang sa maluto. Gamit ang gata. So, yan. So, ang ating malagkit ay sinaing natin sa gata. Bali, kumbaga, una water, tapos nung kumulo siya ng unti,
unang kulo niya pa lang, tinanggal ko ng water, tapos pinalitan ko na siya ng gata. And then, tatakpan na natin yan para mabilis siya maluto. Pero halo natin muna ng gusto. Ayan. Hindi pa ako nakatry ng ano nito. Nakatry gawa, pero yan. So, nakita ko lang mga biko. Siyempre, kung marunong ka magluto. Ayan. So, ngayon, itong kawali natin, dito ko siya gagawin. Binuhos ko dito yung gata. And then, yung ilalagay ko yung maskubado. Brown maskubado natin. Tapos, itutunaw ko dito sa gata din. Ayan. So, kasi kan coconut milk ang gamit natin, kailangan, ayan, tunawin ko rin siya sa gata. Ayan, dyan ang maskubado natin. Kasi nga, kumbaga, hindi siya talaga pure yung gata natin kasi, ano siya, kan coconut milk yan. So, ang maskubado natin ay tutunawin natin dyan sa gata. So ngayon, yan, inuna ko yung sa isang ano kalahati ng kalahating kilo na ano na maskubado, and then dagdagan rin natin ng mamaya sa isang bowl do ng ano ng na brown ano maskubado. Yan, so dadagdagan pa natin ng asukal para mamaya hindi siya matabang udoy, kaya saktong-sakto yung ating biko dyan sa ating malagkit na sinaing. Ayan, so, ayan, dandahan naman natutunaw yung ating dark maskubado sa ating gata. Ayan, so, mamaya, hayaan ko yun siya kumulo-kulo hanggang sa mag-melt, saka ilalagay natin yung pag niluto na yung ating rice, ilalagay natin dyan. Yan, so hininaan ko lang yung apoy habang nagpapaluto tayo ng sinaing natin sa gata na ano na malagkit. So ito naman, dahil nga yung aking nanay ay pag nagawa siya ng biko sa Pilipinas, naalala ko inutusan niya ako magkuha ng dahon ng kalamansi. So ngayon, dahil walang kalamansi dito sa Kuwait, walang tanim na kalamansi, yan ang ating rice naman ay hindi pa siya luto. Yan. So antayin natin yan hanggang sa maluto siya. Kaya ang gagawin ko, ayan naman yung ating gata. Yan. Parang nag-melt na siya. Yan ang ating rice naman. O, parang luto na ata ito. Yan, pero titikman rin natin yung luto na. So, nag-melt na yung ating gata at ang ating brown maskubado, dark brown maskubado. Yan, so, tinanggal ko na siya, nilagay ko na sa pinggan. Tapos, ilalagay na natin yung ating sinaing na malagkit. Yan, so, nag-melt na yan. O, yan. Tapos, yung lemon naman, ay kudkurin ko yung balat niya. Tapos yan ang nilagay ko dyan sa ano, kinudkod ko yun. At yan ang nilagay ko dyan sa, ilalagay ko sa ating biko para medyo mabango siya kagaya. Pero mas iba sana kung kalamansi na ano, kalamansi na nadahon ang ilalagay dyan kasi mas mabango yan. So yan ay hinahalo-halo ko na yung ating malagkit na sinaing sa gata dyan sa ating pinamilt. Yung ginamit ko rin dyan na ano, gata rin, tapos nilagay ko yung brown maskubado. So halo-halo ay natin yan hanggang sa medyo mag-dry na yung ano natin. Yan. So ganyan ako gumawa. Tinry ko lang to. Ayan. Pero perfect naman to siya. Biko naman siya. At masarap din, maraming gata. Yun, so hinahalo-halo natin ng husto. Yung ating malagkit na sinaing ko siya sa gata. And then, ayan, ang kawali, nilagyan ko yun ng gata. And then, yun, pinamilt ko doon ang dark brown maskubado natin. Hanggang sa, ayan, sticky na. Ayan ang ating ano naman, ayan siya. So, malapit na yan siya. So, hinaan na natin ang apoy para hindi siya masunog ng mabilis. At hindi magtutong. Pero masarap ang tutong nito.
Yan na. So, parang nagawa ko naman siya ng perfect yung ating biko. So, mas masarap pa yan siya mamaya. Tas yan, mas masarap siya at lalo ay ang ginamit ko yung maskubado. Yun. So, medyo mahal dito yung ganun, yung maskubado. Kasi tapos yung nabili kong maskubado ay product siya ng UAE. Hindi ko alam. Pero parang iba yung maskubado dito. Ang amoy ng maskubado dito iba compare sa maskubado sa Pilipinas. Kung bagay sa Pilipinas kasi ay pure. Yan, original. Kasi product talaga ng Pilipinas ay iba siya compare sa ibang bansa siguro. Iwan ko lang din. Parang maganda naman ang texture ng maskubado nila dito. Parang parehas lang din sa Pilipinas. Yan, kaya lang sa Pilipinas, of course, ay product natin at yun, mostly magaganda ang mga ano doon, sugar dahil product natin. Tapos, ano pa siya, yung produkto talaga, pangunahing produkto talaga yan sugar, main product talaga yan ng Negros Occidental. Yan, so taga doon ako, maraming mga katubuhan doon, so... Ayan na siya, natapos na natin yung ating biko. So perfect naman ang paggagawa ko sa kanya. Hindi lang siya karamihan, di rin marami yung biko ko kasi nga unti lang yun. Ayan, so kalahating kilo ata o lagpas ng kalahating kilo yung less half kilo lang yung ating tawag nito malagkit yun. So ang tutong ayan, good ko rin ko pa yan kasi masarap yan. Gusto ko kainin yung tutong ng ating biko doon sa pinagluto ako nakawali yan. So yan si Hili naman nagkukudkod ng tutong ng malagkit dyan sa kaldero yan. So yan, perfect naman ang pagkagawa ko at masarap naman siya lalo nung kinudkod ko yung tutong. Kinain ko at tinikman, ang sarap. Sakto lang ang tamis, hindi siya masyadong matamis talaga. Yan, tapos sinain ko siya sa gata. And then, yan, ang gata na naman na iba ay doon ko binuhos sa kawali. And then, yan, tinunaw ko yung maskubado doon. Tapos nung nag-melt na yung asukal at gata, ayun, nilagay ko na itong ating sinaing sa gata rin na malagkit. So, ito ang version ko ng paggagawa ko ng biko. Parang, kasi minsan, pag marunong ka talaga magluto, minsan yung pag nakatikman mo ang isang recipe o pagkain, ay marunong ka na din gumawa niyan. Kasi nga, kumbaga may idea ka kung paano siya lutuin. Kasi ganyan kasi ako, yan. Hindi ko pa naman na-try. Nakita ko lang nung maliit pa ako si nanay, nagluto. Yun, basta minsan ako taga-kuha ng kalamansi. Isang beses lang yun eh. Parang may idea na ako, yan. So, yan ang ating recipe for today, yan, biko, yan. Thank you so much guys, sana mag-enjoy kayo panood ng paggawa ko ng biko na version ko yan. Mega love shoutout, thank you so much to all and God bless sa ating lahat yan. So that's my biko, that's my recipe for today.